fire signs, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nice pong mag-avail ng ating private readings, lucky stones, amulet, and ng ating bracelet, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan po natin kung ano ang mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe po natin. Okay? Open to receive any messages, please. A blessing for peace of mind. So, yan. Marami ba sa inyo? Yan talaga yung ine-aim ninyo para ngayong taon. Ayan. Gusto nyo talaga is magkaroon ng peace of mind. Sabi nga, kahit ano pa yung meron ka, kung wala kang peace of mind, hindi mo talaga yan ma-enjoy. So, ayan po. Or pwede ngayon, nag-e-enjoy kayo because you have this. Diba? Na-enjoy nyo or na-appreciate ninyo yung mga bagay na mayroon kayo ngayon. Ayan po. So, pwede rin na makatulog kayo ng maayos ngayon. Or parang konting nasandal lang yung iba sa inyo, tulog ka agad kayo. So, para kasing ayun, wala kayong iniisip. Diba po? I mean, yung problem, nandiyan talaga yan sa life natin araw-araw. Pero, you know, parang di mo siya masyadong iniintindi. You are just enjoying your life ngayon. Meron tayo ditong a blessing on your love. Ayan. So, may peace of mind din kayo dito pagdating sa inyong relationship. Sa relationship mo, kahit ano man yung relationship na yan, with your loved ones. Okay, I mean, nanay, tatay mo, mga kapatid mo, family members, relatives, and also sa love life mo, ayan po, okay din siya. Pwedeng iibasan nyo, kahit wala kayong love life, is nandoon na panatag kayo. You know, hindi kayo naghahanap, hindi kayo yung parang bothered na bothered kapag wala kayong relationship. So, nandoon na kayo sa pace na yun ng life ninyo. Na pag may dumating, and then, thank you. Pag wala, edi happy kayo kasi mas maalagaan ninyo yung inyong sarili. We have a blessing on your wisdom. Ayun nga, yun yung kaisipan ninyo ngayon. Okay? And pwede rin na may maghihingi sa'yo ng advice. And also, pwedeng magugulat yung mga tao sa wisdom mo ngayong araw na ito. So, pwedeng hindi nila yun ina-expect na ganyan kalalim. Okay? Yung mga masasabi mo, fire signs. Tignan po natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe pa po natin kay fire signs ngayong araw. We have the golden mirror. Ayan. Meron bang nagla-love bomb sa iyo dito? So pwede na yung tao na 'yan is hindi niya binibigay sa iyo yung oras niya. Okay, parang pinaghahabol ka kasi ng taong 'to. So pwedeng 'yan po ay inaalisan mo na kasi isa 'to sa hindi nagbibigay ng peace of mind sa iyo. Eh ang aim mo nga ngayon is magkaroon ng peace of mind. Kaya pwedeng hindi mo na kinakausap yung tao na ito. Ayan. Napaka-self-absorbed niya kasi. So parang alam mo 'yun, siya lang lagi yung tama. Or kung merong ganyang tao sa paligid mo, ayan o, ginagamit mo na din kasi talaga yung isipan mo. So, hindi na lang puro puso ngayon, fire signs. Kung hindi mo hindi mo mapapakinabangan yung tao na yun. Pero kung hindi naman makakatulong sa'yo yung tao na yun, hindi na nga siya nakakatulong, nagiging pabigat pa siya. So, pwede po, nalalayuan mo na lang, di ba? Kesa naman, oo, pagod na pagod ka at stress na stress ka dito. Tingnan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe pa po natin kay fire signs ngayong araw na ito. Mayroon tayo ditong divine feminine. So, yin, feminine energy. So, sobrang inaalagaan nyo po talaga yung inyong katawan, yung inyong isipan. And also, pwede din yung emotions po ninyo. So, madami ngayon sa inyo, fire signs is nabibigay ninyo sa sarili ninyo yung mga basic, hindi lang basic, pwede po pati nga yung mga luho ninyo, nabibigay nyo yan ngayon sa inyong sarili. Tignan natin, and sobrang maalaga kayo dito. Some of you maalaga kayo sa katawan nga, yung iba naman sobrang maalaga po ninyo sa inyong tahanan. Check natin, we have running. So ayan, pwedeng meron dito niyayaya kayo ng mga kaibigan nyo, or kung sino man tong tao na to, pwedeng may magyayaya sa yung mag-exercise, mag-diet ngayon. Parang, oo, sinasabi niya na i-ditch mo na yung unhealthy lifestyle mo. Meron tayo ditong commitment. Okay, so ayan nga po, pwedeng meron kayong ipapangako sa inyong sarili. You know, pwedeng yun nga kung kayo ay nag-exercise, so nandun talaga yung self-control. Ayan po, talagang ipapangako nyo na sa sarili ninyo na
Oo, alagaan nyo ng mabuti yung inyong sarili at mag-diet na talaga yung iba sa inyo. Kaya ba, fire signs? Basta may disiplina kayo, makakaya nyo po yan. And ito nga, may commitment tayo dito. So, pwede po na magsasalita yung iba sa inyo eh. Pwedeng sa kasal, ayan, meron ba kayong ate na nakasal dito? And pwede na yung iba sa inyo, kayo yung host, or pwedeng, basta meron kayong speech, baka kayo yung nanay, or tatay, ganyan, ng bride, or ng groom. We have mistakes. Okay, so ito, yung kung sino man tong tao na to, na parang feeling niya lagi siyang tama, ay yung tao na yan kasi pwede pong nakaranas ng pagmamalupit. Okay, naging biktima siya sa isang sitwasyon na hanggang ngayon hindi pa rin niya talaga nahihil. Kaya pwedeng napapasa niya sa'yo yung mga frustrations niya. Tignan natin, ano pa, spirit guide, we have boundaries. Ayan, sabi ko nga, nagiging matalino na talaga kayo dito. Naglalatag na kayo ng boundaries po ninyo. Enough is enough na para sa inyo, fire signs. Tignan po natin pagdating sa trabaho. Kamusta po, spirit guide? Pasensya na po kayo kasi napakaliwanag dito sa part na to kasi yung ilaw natin, ano lang siya, natural light lang po. Tignan natin ano pa yung mensahe, spirit guide. Mayroon tayo ditong 5 of swords pagdating sa iyong trabaho. So, meron kang makakaaway dito. Or meron dito mang i-stress sa'yo ngayong araw. Pwede rin yung trabaho mo yan mismo. Stress nga yung iba sa inyo. Ayan, ngayong araw na ito. Meron kayo kasing inaasahan dito na parang tapos na, ganyan. Tapos pwede po na hindi pa pala final, okay? So, pwedeng merong ibabalik sa inyo dito na trabaho, you know, tapos uulitin nyo na naman, sayang yung effort, tapos yung oras po talaga ninyo. Kasi pwedeng meron kayong hinahabol dito na oras, tapos, ayun nga, malaman mo na hindi pala tinanggap yung project mo o yung trabaho mo dito. And also, very competitive din talaga yung mga kasamahan mo sa work, mga hindi yan magpapatalo. Pwede rin naman dito na, ano siya, meron dyan sporty, meron din naman dyan na pikon dito sa mga katrabaho mo. So tignan natin, at ang makakadeal mo dito is pwede nga po na yung palaban talaga siya, hindi siya magpapatalo. Kaya lang kasi ikaw, alam mo naman sa sarili mo na binigay mo yung peace, yung efforts mo, nag-effort ka talaga 100%, kaya wala kang pangamba dito. Parang bahala na ako ano yung magiging decision. Meron tayo ditong 3 of pentacles. Okay, pagdating ito sa negosyo, medyo meron dito parang hindi nagtali na accounts. Meron dito, you know, pag sinumapo ninyo or kinumpute ninyo ay parang merong nawawala. Ayan, so meron dito ay parang ganun din, may kompetensya din. Pwede rin yung dating client ninyo, ngayon sa iba na siya pumupunta. So wala naman kayong magagawa dun eh. Ang magagawa nyo lang is improve pa yung business niyo or magpatuloy pa sa business kasi mas marami pa rin naman na, ayan, or mayroon pa din namang mga nagtitiwala po sa inyo. So, huwag kayong mawala ng pag-asa dito. And also, merong nag-aaway-aaway dito. Hindi ko alam kung kayo ba yan ang kasosyo mo sa trabaho, dito sa negosyo, or pwede po na mga staffs mo. Pwedeng meron silang alitan dyan kasi nga may nawawala na pera. Ace of Swords but in reverse pagdating sa money. Stress talaga yung iba sa inyo ngayon. Pagdating sa, ayan, meron kayong kinakausap kasi dito regarding sa money. Okay? Pwede po na meron dito, hindi ko alam kung manghihiram sa'yo or sinisingil mo na pero galit pa sa'yo. Yung tao na to. Napahiram mo na siya, tapos ngayon sinisingil mo na siya, galit na siya sa'yo. Kaya nasa sa inyo talaga yan. Fire signs kung kayo ba ay magpapautang pa or hindi na. Kasi nakakadala din naman po talaga. Diba? Binigay mo yung tiwala mo dun sa tao na yon kasi sabi niya ganitong araw lang siya magbabayad pero nung sinisingil mo na ay nako, ewan na. Meron tayo ditong the chariot, tapos eto din pala yung iba sa inyo, nag-iipon yata kayo or meron kayong gustong bilhin, ganyan, basta may pinag-iipunan kayo pero pwede po na may mga distraction, may mga nangyayaring hindi maganda or mga gastusin na dumarating na wala naman yun sa plano ninyo. You know, kaya na-stress yung iba sa inyo kasi nakabudget yung money ninyo tapos may bigla ang gastos. So, stress ang abot po ng iba. Meron tayo ditong the chariot pagdating naman ito sa love life mo. So, there is lack of communication na nangyayari dito pagdating sa iyo at sa person mo. Tapos, meron din kasi parang ang nakikita ko dito, hindi ko alam kung wala bang trabaho yung person mo, fire signs, okay. So, parang ang nangyari naman kasi ini-encourage mo siya. Yun nga lang kasi, masama yung dating sa kanya nung pang-i-encourage mo.
hindi niya naiintindihan, na para din naman sa kanya yon. Ang nafe-feel kasi nung other person dito is parang minamaliit siya. Ayun yung nakikita ko dito. Yan yung nafe-feel ko towards this card. Mm-mm. Kaya pwedeng may away kayo dito or sagutan ngayong araw. So we have number 32, 17, and 36. Yan po yung mga lucky numbers nyo. At ayan, dahil meron na kayong, ayan, may paalala na sa inyo dito sa universe. So kung ano man yung mga ginagawa ninyo, is pwede po kayong mag-ingat. Pwede nyo maiwasan, ayan, yung mga pag-aaway dito, yung pagkawala ng pera. Ayan, kailangan lang talaga maging maingat. Maging hands-on po kayo sa nangyayari sa life ninyo. Huwag nyong hayaan na ibang tao yung mag-control dyan. Yan lang po. Maraming salamat. Ingat kayo always and enjoy the rest of your day. Bye-bye!